Welcome back to Good Morning Club, mga mommies, mga kumare. Hindi madaling ipaintindi sa mga bata kung gano'ng ka-importante ang mga hayop. Madalas kasi napapanood lang nila ito sa mga cartoons at para sa kanila, pang-aliw lang ang silbi ng mga ito. Kaya naman para mas ma-appreciate palalo ng ating mga maliliit na anak, itong mga animals, nagpunta po kami sa Manila Zoo at heto ang ginawa naming adventure. Isa sa mga favorite summer activities na bonding with the family ay ang pagpunta sa Manila Zoo. Alam niyo ba, first time kong dadali ng aking mga anak dito sa Manila Zoo, napapanood ho nila mostly tungkol sa mga animals sa mga DVD o sa TV, pero first time makikita ninyo up close yung mga actual animals. Ibang bata maaring matakot o ma-intimidate pa nakita yung mga animals ito. Kaya naman nandito ako ngayon para ituro din sa inyo kung paano nga ba magiging kid-friendly at hindi traumatic ang experience sa mga bata sa pag-visit nila sa Manila Zoo at first encounter with the animals. Kaya samahan niyo na ako. Halika na, Anya. Let's go. Okay, halika. Anya, let's get your ticket. Nung malita ko, parang 250 lang yata, isang ticket. Magkano na ngayon, te? Wow! Children, 40 pesos, saka 20 pesos pag ito kaliit. Alam mo, Anya, yung malita ko, dito mismo may picture ako with the elephant. Dito, nagpapakain ako, nandiyan yung elephant. Nasaan na yung elephant? Ay, dandito, halika, dali. Eto na. Elephant, look, Neo, elephant. Hi, elephant. Yay, first time. So, hindi traumatic para kay Neo ang first time makakita siya ng elephant. Oh, pero syempre, dapat tuturo sa mga bata na pag magbibigay ng food sa elephant, dapat malayo, syempre. Isa po sa mga karaniwang kinakatakutan ng mga matatanda at bata ay ang ahas, lalo na yung mga sawa. Ito, hindi na first time ng mga anak ko makakita ng ahas, pero dito sa Kinder Zoo, mas mawawala yung takot o phobia ng mga bata kung merong mag-e-educate sa kanila ng tungkol sa mga sawa. Kaya nandito si Ate Gemma, oh. Dito sa Kinder Zoo, may chance silang hawakan ang mga sawa. Kapag tayong mga magulang, malaki ang papel natin para mawala yung trauma ng ating mga anak. Tulad ko, Gemma, takot ako sa ahas. Yung mga anak ko, buti nilang wala pang notion ng takot. Pero paano makakatulong mga magulang na matanggal yung fear ng mga bata sa mga ganitong hayop? Opo, mas maganda po na sila, yung kahit yung mga nanay, sila po muna yung experience muna nilang hawakan para po ma-explain nila dun sa bata na at look, ay ano na, hawakan ko na, hindi ako nagalaw or hindi ako nasaktan. Saka, kasi po pag nakita po na, mas, di ba, mas na wala yung takot ng matanda, mas magiging okay po dun sa bata na itry na hawakan yung mga ano, animals. Okay. Dito sa Kinder Zoo, most of the animals dito ay safe hawakan ng mga bata at ipet ng mga bata kasi hindi takot sa tao, no? Yes. So, pwede niyong i-feed. Pwede mo i-feed, Anya, oh. Here. Feed mo. So talaga, isa yun sa mga technique, no? Pag yung hayop exposed sa mga tao, ang tendency manakit ay almost zero, di ba? Yes, ma'am. Mababa ang tendency manakit. That's na isa nakakakita ng tao. Opo. What did the bird say? Wait. Okay, thank you, Gemma, sa pag-tour sa amin dito sa Kinder Zoo at ibang parts ng Manila Zoo. Nag-enjoy kami at maraming natutunan. So, ayan, nakita ninyo, ha? Ako, ang personal tip ko lang, siguro mas maganda kung dadala sa inyo ang pagdala sa inyong mga kids sa zoo para mas ma-familiarize sila sa mga animals. In that way, mawawala yung takot nila sa animals at mas magiging enjoyable ang kanilang experience with their favorite animals up close. Di ba niya? Ayan, punta tayo, kumita kami sa horse. Wow.
Ay, memorable talaga yung afternoon na yan. Kahit umuulan, ay pumunta kami sa Manila Zoo. Mabuti pa yung anak ko, hindi takot sa ahas eh. Eh, ako kaya? O, may kasabihan nga tayo, we fear what we don't understand. O, kinakatakutan natin yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Normal lang po ito, lalo na sa mga bata. Kaya importante na ipaintindi natin sa kanila ang mga bagay-bagay. Sabi nga nila, yung ahas, hindi naman daw dapat katakutan eh. Mabait yan at di ka naman tutuklawin kung di mo naman ititreten. Yung kobra lang ha, yung kobra talaga, yun, delikado yun. Pero ngayon, naiintindihan ko naman, pero bakit takot pa rin ako? Ngayon, balikan na natin sina Lucky at congrats dyan sa barangay, barangka sa Mandaluyong. Kumusta kayo dyan? Good morning.